mga pagbabago sa matter, bunga ng temperatura. Sa nakaraang aralin, natutunan natin ang iba't ibang anyo ng matter. Ngayon naman, samahan niyo akong tuklasin ang mga pagbabago sa solid, liquid at gas. Ang mga malalamig na bagay katulad ng paborito mong sorbetes ay may mababang temperatura, habang ang mga mainit na bagay naman na kagaya ng mainit na kape na iniinom mo sa malamig na umaga ay may mataas na temperatura. Ang thermometer ay kagamitang panukat sa temperatura, init o lamig ng bagay. Ito ay sinusulat sa degree, Celsius o centigrade at Fahrenheit. Nakatihim ka na ba ng butter? Samahan niyo ako ngayong tuklasin ang pagbabagong mangyayari sa butter. Ano kayang mangyayari kung ilalagay ko ito sa kawaling may apoy? Pagmasdan ninyong mabuti. Ano na kayang nangyayari? Tama kayo, unti-unti nang natutunaw. Bakit kaya? Ang butter ay nasa anyong solid. Nang ito ay nilagay natin sa kawaling mainit o may apoy, ito'y naging liquid na. Ito'y halimbawa ng pagbabago sa matter. Pagmasdan pa natin ang ilan pa sa mga halimbawa. Tsokolating natutunaw at kandilang natutunaw. Ang tawag dito ay melting. Ang melting ay proseso kung saan ang solid ay nagiging liquid dahil sa mataas na temperatura na naka-apekto ng pagbabago ng physical ng solid. Nasubukan mo na bang gumawa ng ice cube o di kaya naman ay jelly? Ano naman kayang pagbabago ang nagaganap sa matter na ito? Ito'y halimbawa ng freezing. Ang freezing ay proseso kung saan ang liquid ay nagiging solid dahil sa mababang temperatura na naka-apekto sa pagbabagong physical ng liquid. Ang mga natuyong damit mula sa pagkakasampal ay isang halimbawa ng evaporation. Dahil sa init na dulot ng sikat ng araw, ang tubig o liquid na nasa damit ay nagbabagong anyo at nagiging gas o singaw. Dahilan upang matuyo ang damit na isinampay. Ang evaporation ay proseso kung saan ang liquid ay nagiging gas dahil sa init. Ano naman ang nakikita niyo sa baso? Makikita sa isang basong may malamig na tubig ang butil-butil na tubig. Ito ay nagmula sa loob ng lalagyan na nag-anyong water vapor or singaw. Ang singaw o water vapor ay nasa anyong gas at nagiging liquid kapag ito ay lumamig. Ito ay nabubuo dahil sa mainit na temperatura at mabilis din bumalik sa pagiging liquid kung malamig ang temperatura. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Ang condensation ay isang proseso ng physical na pagbabago na kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang malamig na temperatura ang lubas na nakakaapekto sa pagbabagong physical ng gas. Nakakita ka na ba nito? San ba ito nilalagay? Tama, ito ay nilalagay sa mga damit. Ito ay mothballs. Anong napansin niyo sa mothballs? Di ba lumiit? Bakit kaya? Ang tawag sa prosesong ito ay sublimation. Ito ay pagbabago ng physical na anyo ng solid patungong gas na hindi dumadaan o sumasailalim sa pagiging liquid. Tandaan, ito ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid, or gas. Una, melting mula sa solid patungong liquid. Ikalawa, freezing mula sa liquid patungong solid. Evaporation mula sa liquid patungong gas.
condensation mula sa gas patungong liquid at sublimation mula sa solid patungong gas. Ngayon ay alam mo na ang mga pagbabagong nagaganap sa solid, liquid at gas. Maaari ninyo nang kunin ang inyong module, papel at lapis upang masagutan ang mga gawain sa pagkatuto. Hanggang sa muli mga bata! Yay!